Sa likod ng makakapal na ulap sa bulubunduking bahagi ng Sultan Kudarat, may babaeng ikinadena na parang hayop. Bakit ito nagawa sa kanya ng sarili niyang pamilya? Sa mga bulubunduking sakop ng Mindanao, maraming mga nagkalat na unggoy. Ang iba sa kanila, bagamat ilegal, hinuhuli o ikinakadena para gawing pet. Pero sa isang liblib na sityo sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, hindi hayop ang nakakadena, kundi tao. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Ang babaeng nakakadena, hubot-hubad at pirming nakatulala sa mga ulap. Naawa ko sa sitwasyon niya. Bakit ganito ang trato sa kanya? Paano humantong sa ganito ang kanyang buhay? Ang babae, itago natin sa pangalang Jane. Dahil limitado ang supply ng tubig sa bundok, pinagkasya ni Damen ang dalawang maliit na galon pampaligo sa kanyang kapatid. Ginapakaon ko siya tapos ginaliguan ko siya. Kung ano ang ginapangayo niya sa akin tapos ihatag ko dayon. Naawa kasi ako sa kanya. Pero kafansin mo, gada siya gada yung bata. Gada yung kawakawa, ito yung ketiga na ito yung bata. Sagifa ka nami. Kaya kong dosa namin daw ko. Ando lago kay Vivian. Di tapos paligusan di kami ando hadidi. Nag-ibaraw ang sitwasyon simula nung ang isipan ni Jane parang laging nasa alapaap. Inaalagaan ng masakit. Antosan ko din ni ngaya ko da makuha maghagtay. Palangga ko abis siya tapos nang ano. Sa tabi ng kubo ni Nadamen at ng isa pa nilang kapatid na si Jomar, ang pwesto ni Jane para itong scaffolding na gawa sa kahoy kung saan siya pirming nakatalungko. Nasa gilid lang ng bangin. Wala siyang proteksyon sa ulan o sikat ng araw. Hindi ba siya giniginaw? Hindi, kung ginadaman, di ba? Daman baro, hindi ako pagpandam ko ah, datas. Hindi, ako ba na rin naman gusto, hindi ako magpagdafag-dafag. Yada, nataman na rin. Mdada ko rin, kung ba doon siya, hindi kriko ko, hindi ko baro din. Ano man siya na guba naman ko, duwag daw daw, naik ka naman daw. Ko mudan, bagayan na sako. Ko mudan yung kadigat-gado na, sako na doon din. Umabot nga sa puntong si Jane, kinailangan ng ikadena. Masakit man sana, pero wala naman kasi kami kasing magawa, dahil mahirap lang kami. Grama ka na, di ko, sara na lang kanina, di. Kasi magsakitan, di, mga tao ko doon, kasada. Kung tingnan natin, para talaga siyang unggoy kasi wala namang makalapit sa kanya. Pero nasaan ang mga magulang ng magkakapatid? Dito sa liblib ding barangay ng Lagubang sa kaparehong bayan. Natagpunan
natagpuan ng aming team ang kanilang tatay Martin na matapos mahulog sa bangin nito lang daw nakaraang taon na baldado. Nahulog ako sa balay. Mutong inupisan sa akong sakit. Pagpasupital ko, buwin ako ka tindog. Ayon kay tatay Martin, nagsimula raw magbago ang mga kilos ni Jane taong 2018 nung nabuntis siya sa edad na 18. May lalaki dito sa amon, naga-star upod nila. Pag abot na akong dito, nabatian ko, may nahimo na sila. Mga 3 kabulan, nabalang ko na nabuntis na siya. Dada, kada naka-fansin, kada tag-tagod betro, di sigo, gudobol, di gudob. Siyon, me! Sa 5 buwan ng pagbubuntis ni Jane, hiniwalayan siya ng kanyang nobyo. Kay kun ano ang himuon niya, kun ikuan ko siya, mangakig, manglabo. Sidok-dok do sa getak di, magkawan kay ko di sa ground, nagkang nakanag di, mandinuit yung alutong si Fior, mandinuto kay Finana. Mabuti na lang daw at ligtas pa rin itong nailuwal ang kanyang anak. Ang 6 na taon na ngayong si Linlin, hindi niya tunay na pangalan. Ang nag-aalaga rito, ang kanyang lola Salia. Ang kanina, 5 pa lang nakabulan. Huwag naman ko mahimo. Kaya hindi huwag makamising kaya maglagas. Kaya basi mapatay pa, kontra nga nakalina na lang. Sa mga bibihirang pagkakataon na kinakausap ni Jane ang kanyang mga kapatid, iisa raw ang kanyang binabanggit. Ha? Bulong? Okay, kagda to, gisan, di ba? Bulong ko, kung diyan kulong. Okay, hindi dahil, kundi bulong. Pagkuman, makulong na magagat, kundi may bulong tayo kunik ko. Ang sabi nila, bakit hindi natin ma'am ilapit kay KMGS? Pagkaalam namin ang KMGS, immediate agad na aksyon. Kaya nito lang Webes. Sa koordinasyon na ginawa ng ating programa, nagkasa ng rescue operation ang provincial government ng Sultan Kudarat at ng kanilang rural health unit. Sa paggabay ng isang nurse na trained sa mga mental health patient, sinubukan nilang kunin si Jane. Nagiga ko lang na kami. Nagitaki. Ano si Jane? Ikaw, narinigan. Nung una, halatang lito si Jane sa nangyayari at ayaw sumama sa rescue team. Wah, isa si Kavra ko na, isang dako na, miko yung dakal na ko. Magbalik ka mo. Wah, isa do. May bat ko do. Hina do. Tagwik ka. Oh, ka na. Pajama. Munot ka kumi ha. Pumayag naman itong bumaba. Pero ayaw pa rin niyang magpa-check up. Hanggang naisipan ng barangay na tawagin ang isang importanteng tao sa buhay ni Jane sa pag-asang ito ang kukumbinsi sa kanya. Walang iba kundi ang anak ni Jane na 4 na taon na niyang hindi nakikita, si Linlin. Makalipas ang mahigit 2 taong pagkakagapos, si Jane. Nakalaya. At ang matagal niya ng hiling. Bulong ko, gandiyan kulong. Hindi, gandiyan bulong. Matutupad na.
Dinala ng aming team si Jane sa pinakamalapit na paggamutan. Based sa assessment namin, may psychosis na talaga siya. Sa kanya kasi during pregnancy, may psychosis na siya. Usually ang psychosis kasi yung imbalance sa mga brain, pwede biological siya, tapos triggered lang siya by stress. Sa ngayon, hindi naman siya violent. Kaya pa naman siya dito sa community. Dapat 1:20,000. Sa ngayon, the purang 49,900 plus na. So, dapat tatlo na dapat ang ating doktor. Pero dalawa, isa lang ang permanent. Out of 20 barangays, yung poblasyon lang yung kapatagan dito, yung valley, lahat, bundok, talagang malalayo sila. Ang kanilang rural health unit nangakong tututukan ang kaso ni Jane. Sa ngayon, meron tayong mga medicines. Lahat talaga free pag pumupunta sa amin. Yung sa amin lang is yung compliance ng patient na magpunta talaga. Kailangan kasi na partnership ang paggamot sa patient. No, hindi lang siya pwede na sa government lang. Nagpaabot rin ng tulong pinansyal ang aming programa. Kami na mga barangay official, handa magtulong sa kanila at sa lahat nilang kakailangan po. Kumarapag kay Bagudi. Defindi dengaran di garbak edo nami garbakan ako makakat do bantan ni iya di fakan kay kenag di ko don sa mi hudo yak nami sa nami ko ka mo brigan ke ani fala yak nag di awadi mami ko awadi mam umaasa silang sa lalong madaling panahon gagaling na si Jane at kapag nangyari yon mahahawi na ang mga ulap ng kanilang pangamba. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.